Hello guys, good day, and today I will be teaching you on how to make your DIY or do-it-yourself dishwashing liquid. So sa murang halaga lang, pwede tayong magpasimula ng ating negosyo. So, disclaimer lang, this is not the dishwashing that we are selling kasi we have our own supplier. So itong itong video na to is a demo lesson concerning about livelihood sa aming subject na non-formal education. So, if you are ready now, tara, simulan na natin. So, hello guys! Ito nga yung ating mga materials na magagamitin para sa ating paggawa ng dishwashing liquid. So, number one here is yung ating mineral water. So, mas according to sa trivia, kailangan ay purified yung ating gagamitin na water. Kasi, para mas tumagal po siya. At syempre, mas malinis, mas maganda. Kasi sa iba, napanood ko sa mga YouTube, tap water lang yung ginagamit nila, which is nagkakaroon din ng negative effect dun sa magiging mixture na ginagawa. So, we also have yung empty bottles, which is 4.65 ang isa. So, parang 5 pesos na rin ang isang bottle. Ayan. So, bumili ako ng 10 piraso. Pero, I think, kumulangin ko kasi, mga 16 yields ang magagawa natin na dishwashing. 16 liters nito. We also have yung pinatawag na degreaser. Ayan. Next is, we have foam booster para maging, ano po siya, para bumula. And we also have yung preservatives para tumagal yung ating dishwashing. Ito naman ang scent. Ang flavor nito o ang scent natin is lemon. Kaya amoy lemon siya pag natapos. And we also have yung EDTA. Yan, isa sa mga mixture na nagpapabula. Neutralizer para mag-blend yung ating mga different mixtures, yung mga ating different components. And we also have yung antibac para antay bacteria yung ating gagamitin dishwashing. And we also have yung coloring o yung pinatawag nating colorant. Ito yung ginagamit para kumulay. So since ang flavor o ang scent na in-avail natin is lemon. So, color yellow siya. So, mapapansin mo na color orange siya kasi it is concentrated. Pero, once na paghinalo mo na siya sa ating mixture, magiging yellow na po ang kalalabasan. And, last but not the least, ang ating SLS. So, ito yung, actually, lahat naman sila mahalaga. Pero, ito kasi yung pinaka pagbabasihan ng ating lapot ng ating dishwashing. So, tara na. Let's get ready. Kailangan haluin ng 1 minuto. Para makita ang pag-blend ng ating 2 components. Nagiging foamy na po siya. Ayan. Susunod naman po ay maglalagay tayo ng ating water. Ayan, nailagay na natin ang 15 liters. Sa 15 liters ng tubig ay makakagawa tayo ng 16 gills of dishwashing liquid. So, bali 16 liters din po siya lahat. So, ito na po siya, another halo. So, siguro mga 2 minutes natin siyang hahaluin para talagang mag-corporate yung lahat na yung ating 2 components, pati yung water. Ayan, sa final halo natin, make sure na wala na tayong maririnig na aligas-gas ng salt. Kasi, para masabi natin na maayos ang ating pagkakahalo, at the same time, ay wala na tayong naririnig na buo-buong mga asin. So, ayan, pagkatapos ng 2 minutong paghahalo, saka natin ilalagay ang foam booster. Ibubuhos ang buong foam booster.
Yan. Para, kasi sakto na yan eh. Lahat yan, lahat ng ingredients na yan ay sakto na para sa ating gagawin. Kumbaga nakaano na siya eh, no? Naka-set na siya. So, pansinin nyo na para na siyang bula. Para na siyang bula tuloy. Na para na siyang ulap. At kapag hinahalo mo, ay lumalaban na yung kanyang mixture. Parang bumibigat na. Mahirap na siyang haluin. Yan. So, kailangan, parang feeling ko lalaki yung muscles ko dito dahil sa kakahalo. Tapos nito, after 2 minutes, ilalagay naman natin yung another component, which is yung ating preservatives. Ito ay nagla-last ng 2 taon. So, yung ating dishwashing ay magiging 2 and also the anti-bac, ilalagay na rin natin. Ayan. Pagsasama-samahin natin yung iba't iba, yung EDTA. Ilalagay na natin yung ating iba pang mga components. Another halo ng another 2 minutes. For 24 hours, tatakpan natin to ng plastic mamaya para sa ganun ay maging clear po siya. Tapos babalik po tayo ng after 24 hours. So, ganyan siya ang pagka-clear niya. Ayan. Kailangan mawala yung bula. So, bukas babalikan natin siya after 24 hours para sa ating finished product. So, malalaman nyo rin bukas kung ano yung twist ng aming, ng aking project. Okay? So, we'll be right back tomorrow. See you tomorrow! Try na tayo maglagay ng dishwasher.